Magandang araw mga kaibigan. Narito naman po tayo sa isa nating bagong vlog at ito ay pag-uusapan natin ang isang reklamo na nakarating kay Senator Idol Rocky Tulpo. Ito po ay isang binata Nagkasyukan ng isang minor de edad na anak ng isang major sa kasawayang palad. Ito'y pinagugulpi na sa loob ng selda at paglabas, pinapatay pa sa awa-awang nilalap. Pero itinin nyo ang paano makipag-usap si Senator Idol sa mga general. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo kung bakit lumalapit kay Senator Idol ang mga nagre-reklamo. Panoorin nyo. Nasa studio po natin ngayon, Idol Rafi, si Sir John Paul Dilaw. Okay, tumihingi po siya ng tulong na mapaimbestigahan po ang nangyari sa kanyang kapatid. Inabangan daw po kasi Idol Rafi ito noong August 3, 10:30 po yan ng gabi matapos siyang makalaya sa pamamagitan po ng piyansa. General Andre Dizon, District Director, MPD. Magandang hapon po, General Dizon, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, alam niyo na po siguro itong kaso ng pagkamatay po ni Mr. Sonny Jose Dilaw Jr. Siya po ay na-riding in tandem matapos po siya ay makapagpiyansa. Yung kanya po kasalanan ay sapagkat nakarelasyon niya po ang isang minor na anak po ni Major Castillo. Opo, sir. Ito po ba ay iniimbestigan niyo? Kasi kung akong tatanungin, person of interest po itong si Major Castillo. Yes, sir. Ongoing po yung investigation natin yan, sir. Yung nangyaring pag-baril nga doon, sir. Opo. Yung kay Major Castillo, wala po tayong investigation na ginagawa, sir. Kasi yan lang naman po yung allegation ng biktima, sir. At of course, sir, kasama po yan, sir, doon sa ongoing investigation ng pagkabaril po, sir. Teka muna po, General, sir. Wala kayong ginagawa investigation dito kay Mayroon po, Major? Sir. Mayroon po, sir. Mayroon po, sir. Para sa akin po, siya yung primary person of interest. Why? Because sa kanya nagugat lahat ito. Na ito pong namatay, karelasyon niya po yung anak ni Major na minor, and then nasa loob siya ng kulungan, siya po'y palihalinhin ng binubugbog po ng mga polis. Allegation nga po to, pero ito po ay possible na talagang nangyari, itong allegation na ito. Kasi nga po, nagalit siguro si Major, hindi niya matanggap na yung anak niya na minor, iginelpren ng isang Sonny Jose Dilaw na 19 years old. Now, ang sa akin po kasi, gumugulong na po yung hustisya, dapat pinabayaan na lang po natin na nakulong sa presinto. And then meron pong binabanggit na Jailer Domingo at Teniente Duque. Meron ho bang ganun mga pulis sa inyo po? Kinuha naman po natin, sir, yung statement ng biktima, sir. At ongoing naman po yung investigation na yan, sir. Opo. Tulad po itong si Domingo, nampit-pit daw po ng ari ng biktima. So far, sir, ano po nangyari po sa ginagawang investigation? Ano po yung naging direction po ng investigation po ninyo, General, sir? Sir, as of now, sir, we will update you po, sir. Nasa pa po kasi tayo, sir. Nasa proseso pa rin po yan, sir. O nga po. Kailan ba namatay ito, Sir John? Kailan October nangyari? 4, sir. October 4. Alauna na madaling October araw. 4. Today is October 17. So wala pa rin po kahit na konting lead man lang sa investigation po, General? Titingnan po natin, sir. Titingnan po natin, sir. 13 days na po. Yes, sir. Sorry po, General. Makulit lang po ako. Especially po pag mahirap na kababayan natin ang biktima rito. Bakit po kapag pulis ang involved, mukhang mabagal po at ang pagulong ng kaso. Pag hindi pulis, agad-agad, nahuli, nagsusurrender at pinipresscon pa agad, walang proseso-proseso, yung mga suspect. And this time, Major ang involved, well, di umano, person of interest may kukonsider itong Major na sinasabi ng biktima maaring siyang involved. Mukhang mabagal po ata ang pagulong ng hustisya. Naaktuhan ko po kasi kayo ang boses nyo na allegation lang kasi kaya si Major hindi iniimbestigahan. And then later on sabi nyo iniimbestigahan na. Pasensya na po, General, kasi yes, sir. Para sa akin, unacceptable po ito. Ayaw po natin, sir, maging hasty. Doon po tayo palagi sa presumption of innocence. Alam ko po, wag po tayo maging hasty. Opo. Pero kapag hindi po police ang involved, agad-agad po, nakakalawit po yung suspect at nakukulong na agad at nagkakaroon na po agad ng hustisya. Pero pag police ang involved, proseso. Pag hindi police ang involved, kalawit.
Marami na po akong alam ng mga insidente dyan po sa Maynila mismo. Yung mga suspect, kahit na hindi man talaga suspect, kinakalawit, pinupunta sa bahay, kinakaladkad sa CR palabas hanggang sa makulong. Samantalang pag police ang involved, binibigyan po ng special treatment. Ginagamitan ng salita, let's not be hasty. Kasi po, General Sir, pagpipilitin niyo po ako, alang-alang po sa ngalan ng hustisya, I will conduct an investigation in EDUP legislation. Ipapatawag ko po kayong lahat sa Senado. Kung ganun po kayo magsasalita, kasama na po si GPNP. General, pasensya na po. Ang gusto ko lang dito sorry, talaga, magkaroon pa ng hustisya mga pobre nating kababayan. Gusto niyo ho ba mangyari yon? I will do a privilege speech in EDUP legislation. Paimbestigahan ko po at lahat po kayo, isa-isa, patatawag ko. At doon kayo, mag-isa-isa, mag-grill po ng mga kasamahan ko mga senador. Gigisahin po kayo. Sir naman, General, mataas pong respeto ko sa inyo kasi po, inabot niyo po yung rango na yan. At being a general is supposed to be, dapat po, patas na po kayo at more on doon kayo sa inyo pong pagbibigay servisyong tunay na servisyo na wala pong kinikilingan and more dapat po, yung sinasabi ko palagi, he was less in life, should more in law. At yun po yung mga maliit nating kababayan. So, General Sir, 13 days na po at wala pa rin po kayo kahit man lang konting lead. May bibigay sa amin, may report sa amin, umiyak na po itong biktima. Kasi, General, 2x2 lang ito. Yung anak ni Major ay naging girlfriend nitong kamag-anak sa harap namin. And then si Major nagsampa ng kasong rape in relations to minor. And then pagdating sa loob ng kulungan, pinambubugbog, halinhinan, pinambubugbog daw ni POT jailer Domingo at isang Teniente Duque, ito pong biktima. And then habang sila po ay pumunta sa selda na wala nakakalam, family lamang, para ipresenta po yung release order from the court, pinagantay po ng 3 oras. Ano po yung nangyari sa 3 oras pagantay? Baka may mga kinontak na. Kumontak na po ng riding in tandem. Siguro yung riding in tandem kung saan probinsya pa nanggaling kaya 3 oras pinagantay. And after 3 oras pagantay, saka pinakawalan, mangyak-nyak yung victim, sinasabi, huwag niyo na ako ibalik dito. And lo and behold, after that, paglabas, very convenient naman, agad-agad pinababaril. Sino pong may gawa noon? Sa palagay niyo po, General, kayo po ay matalinong general. Kung idudugtong niyo po, sir, itatahi-tahi niyo, pwede ba masabi, safe ba masabi na person of interest to po si Major? I'm not saying suspect, sir. Ha? Ito pong term na ginagamit niyo po mga police, person of interest. Okay, I'm not saying suspect. So is it safe to say na person of interest dapat itong si Major? Opo, sir. Opo, sir. Oh, so therefore, dapat, sir, tinawagin, nakausap niyo na po ito. Dapat, sir, napaimbestigan niyo po ito siya. Natanong niyo na siya. Tinanong niyo ba, sir? Pinatawag niyo ba sa inyong tanggapan itong si Major at kinausap po siya? Tanungin siya, mag-usisa. Yung investigator po natin na naka-assign nagkausap. Hindi nga po, pero ang ibig sabihin, inimbestigan nyo na po si Major. Kasi sir, ang investigador po, ang rank ay sarhento lamang. Now, pag si sarhento, pinatawag niya si Major, eh baka bullshitin lang ni Major. Baka nakasaludo pa si investigador habang tinatanong si Major sa panayang saludo habang sinusulat yung statement ni Major. Dapat po, ang magkikipag-usap kay Major, mag-iimbestiga, ay dapat po mas nakakataas sa kanya. At sino po yan? Kayo po, isang general. Yes, although he's not a suspect yet, person of interest po siya. Opo, sir. Sir, go ahead and talk to Major. Treat him as a person of interest na makapag-shed light sa kaso. Let's just use our common sense. 2x2. Okay, kinasuhan ni Major ng rape in relations to minor. Pag-ipag-relasyon sa minor, ito pong biktima. Pero bago pinakawalan, 3 hours muna matapos makapagpresenta itong mga kamag-anak ng release order. Sabi ko kanina, baka may mga tinatawagan, kung sino man yun, baka tinawagan po yung riding in tandem kasi after 3 hours saka pinakawalan, andun na yung riding in tandem, nakaabang na. Nag-guess nyo, sir? Common sense to, sir. 2x2 lang to, sir. Or 1+1 equals ito. Hindi naman po siguro kailangan natin rocket scientist para ma-figure out na something's fishy. Diba, General, sir? Please, sir. Okay po, sir. Pangit kasi, sir. Marami na akong kaso. I've been doing this for so many years, sir. Pag police po ang involved, sobra pong special treatment ang binibigay, umiiwas po yung mga investigador natin and so on. Pag ordinary taong investigahan, kalawit agad, kulong na agad, may kasama pang bugbog. Yun po yung pinapoint ko dito. Dapat sir, pakita natin para sa taong bayan tayo, sir, hindi po tayo sa mga kabaro natin, hindi po ba? Kasi otherwise, sir, ipapasok ko to sa NBI. Ito, panoorin yung uning ginawa ni Senator Raidol Rapitol po. Dahil hindi siya nakontento doon sa ginagawa nitong district commander na general. Ang ginawa niya, tinawagan niya yung NCRPO, National Capital Region Commanding Officer. E mas mataas yun. Tingnan niyo, panoorin natin. Doon niya sinabi ang mga nangyaring kaganapan. Oh, ito pong kaso
ni Sonny Jose Dilaw Jr. Siya po ay ni-riding in tandem at pinatay. Ito po yung brief sa kaso. Ano po? Si isa pong Major Castillo ng MPD, nagkaso po dito kay Sonny Dilaw Jr. ng rape in relations to minor. Minor po kasi ang naging karelasyon nitong victim. At sino po yung minor? Anak po ni Major. So nung makulong po itong, ito pong si Sonny Jose Dilaw, doon po sa kulungan, halinhinan po siya binubugbog ng mga pulis. At na-identify po yung mga pulis. Sa utos daw po, di umano ni Major Castillo. Now, nung makapagpiyansa na po yung mga kamag-anak, umiiyak po itong victim na huwag nyo na ako ibalik dito. And then pinag-antay po itong mga kamag-anak for 3 long hours. E nandiyan na po yung release paper. So sabi ko nga, baka may mga tinatawagang riding in tandem. Tama nga naman po, dahil pagkatapos pong paglabas ng presinto at wala pong nakakalam na nakapagpiyansa sila, paglabas po ng presinto, ando na po nakaabang yung riding in tandem at pinagbabalik na po agad itong victim. So para sa akin sir, kung ito ba ito to, eh person of interest po itong si Major, eh nahirapan po ako sagutin ni General. So, Opo. Mataas po ang tiwala ko sa inyo, General. Siguro po, patawag niyo po itong tatlo, itong si Major Castillo, Teniente Duque at Jailer Domingo. Isama po sila bilang sa person of interest. Pwede ba, General? Opo, sir. Yes, sir. Don't worry, sir. Makakasa po kayo, sir. At paimbisigan ko po itong kaso na to, sir. Opo, sir. Sige po, iakit po namin sa inyo, General, itong kaso. Opo, and sir. I trust you, General. No problem, sir. Thank you po, General. General Dizon, mag-cooperate na po kayo kay General Estomo para ipag-reportin po itong si Castillo, si Duque at saka Domingo. Okay po, General? Yes, sir. Noted po, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. O, diba? Ganong kalupit si Senator Idol Rapid Tulpo. Kaya sa kanya nagpupuntahan yung mga nagre-reklamo, mga pamaliit man o mga pamaliit. So hanggang dito na lamang po. Don't forget po to subscribe sa ating channel. Hanggang sa susunod pong video. Bye-bye!